Isang magandang araw po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. At sa ngalan po ng mga pari, mga brothers, mga seminarista ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at sa Macau, at gayon din po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, ang atin pong mission partner, kayo po ay muli naming inaanyayahan na makimisa, makiisa sa atin pong sambuhay Sunday TV Mass. Ito po ang ating misa para sa 29 na araw ng September, 29th of September, 2019. Ito po ang 26th Sunday of Ordinary Time at huling linggo po ng buwan ng Setyembre. Sa darating po linggo, sa awa ng Diyos, bubuksan na po natin ang huling quarter ng taong 2019. In the meantime, sa linggo pong ito, inaalala din po natin ang National Seafarers Sunday, na ang ibig po sabihin, pinapanalangin po natin lahat po ng manggagawang Pilipino, lalo-lalo na po yung mga tripulante at yung mga nagtatrabaho sa mga barko. Lalong-lalo na sa taong ito, ang focus po ay yung mga women seafarers, yung mga naglalayag ng mga kababaihan, no? Mga sea women. So we pray for them, for their families, and for their intentions. Gayun din po, syempre, ating pong ipinapanalangin ang ating mga regular na mga kasambuhay, ang mga elderly po, yung mga lolo't lola po natin at yung pong mga may sakit, yung mga nagpapagaling ng mga cancer patients pagkatapos po ng inyong chemotherapy, no? Yung aking ibang kakilala ng mga cancer patients, I'd like to extend a very personal prayer and blessing para po sa inyo lahat. At gayon din po, para sa lahat po ng mga caregivers po ninyo at yung mga persons on duty, yung mga militar, pulis, doktor, at mga health workers sa atin pong mga emergency rooms ng mga hospitals. We would like also to pray especially for our mission partners, yung ating Canada group, pinangungunahan po ni Brother Alex Fideris, ni Dorothy Santos Merck, Annie Adorna, Emily at Dante Reyes at ang kanyang pamilya, si Joy at Alex Reyes at ang kanilang pamilya, si Dr. Joe Adorna Guzman at pamilya po niya, at gayon din po si Alicia Adorna at ang kanyang pamilya. Likewise, we would like to pray for our long time na mga kasambuhay, ang Masigan family, Chowa family, Arohado family, ang Villarus family. Tayo nga po pala ay nakikiramay kay Brother George Villarus sa pagkamatay po ng kanyang kapatid na si Architect Roy Villarus dyan po sa Iloilo. Si Didith at Joey Jacob, si Mariel Diaz, ang kusina ni Kambal, ni Irma at ni Delio San Miguel, ang atin pong kaibigan mula sa Hong Kong, si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan, si Alma Gonzalez at si Chona, gayon din po si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban, Leilani Palladio Himotea. Binabati rin po natin at ipinapanalangin ang intentions po ng ating mga kaibigan at mga naging kaibigan sa pamagitan po ng ating mga Holy Land Pilgrimage. Ang spell group ng March 2019, yan, no? Ang magkakaklase mula po sa La Consolacion Caloocan. Yan. Ang grupo rin po ng Journeys of Faith ng October 2018, kinabibilangan po na ni Father Randy, Father Charlie, Father Joabs, no? Itong mga paring ito ay kamakailan ay nagdiwang po ng mga birthdays at mga anniversary, no? Si Mary Noel Missionary sa Taiwan, si Father Joy, no? Si Cora Cabral,
Geraldine Lee. Binabati ko po rin ang family po ni Grace at ni Jerry Lara, ni Marie Joyce Brillo, ni Jimmy Olasot, ni Attorney Jane San Benaventura, gayon din po si Ninyo Molina at si Willie at Arlina Onglao at si Marites dyan po mismo sa tanggapan ng Journeys of Faith. Of course, atin din pong binabati si Anton at si Juliet, no? At si Mr. and Mrs. Benji Datok at ang grupo po ng mga si Chrissy, si Highland, si Rosely at gayon din po ang mag-asawang William at Rosebel D. At ang Tantwiko group, no? Si Tal, si Kathleen at si Dana. Si Tal yata yung nagpo-post na nasa Russia siya lately, no? Si Iris at Val Rivero, ito, isa rin ito, nagdiwang po ng kanilang anibersaryo ng kasal. At si Juliet Estolas at gayon din po si Silvet at si Grace Pulido Tan at Nonoy Tan. Kailan kaya uli tayo magkakaroon ng reunion, ha? Ang grupo po ng October 2018, no? Okay, likewise we'd like to greet also Directo Group ng March 2019. Kinabibilangan po siyempre ni Tito Manny at Tita Lulu Recto ang kanilang buong mag-anak at ang kanilang mga kaibigan, lalo-lalo na po si Pearl at Rafi Rodriguez. We would like also to keep track sa ilan pong mga mass intentions na natanggap po natin sa ating mga accounts. Si Verna Cruz, nais niyang ipanalangin natin na siya at ang kanyang husband ay magka-baby na sa taong ito. Aba, talaga may time frame itong dalawang ito, no? May God bless you for wanting really to be an instrument of life, no? Si Norlin Aquindo, nais naman niyang ipanalangin ang kanyang pong si Marcian Aquindo para po sa physical therapy board exam. Yan. Siguro ito ay kapatid niya or anak or whatever. Hindi naman niya sinabi kung kaano-ano. Pero magkapareho ng apelyido, Aquindo, no? Si Sherwin Pasakay, kanya sana gumaling ng aking papamando at gabayan ang buong pamilya. Si Maria Socorro Fuentes naman, nais niyang ipanalangin po ang paggaling ni Claro at lahat ng mga may sakit at gayon din ang eternal repose ni Evelina, Heliodoro at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Si Mona Lisa Cantavija, nais niyang ipanalangin po natin si tatay po niya, Rafael Bacus Sr. na nagkaroon ng death anniversary lately. Si Kajawa Babu, yan. Guidance for brothers and sisters at gayon din po power and strength kanya sa kanyang trabaho at gayon din kanya wisdom at pagpapagaling na sa pamamagitan po ni Dr. Gabriel Julian. Yan. Si Grace Arquero, nais niyang ipanalangin po natin ang paggabay ng Panginoon sa kanyang buong pamilya, lalo-lalo na po sa kanyang mga anak. Si Grace Arquero ay nakikisambuhay po sa atin mula sa Daman, Kingdom of Saudi Arabia. At si Jean naman, gayon din po, help for parents, siya naman ay nakikisambuhay mula sa Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Jonah Villarmino, dasal para sa buong pamilya. Si Jonah ay nagtatrabaho din sa Riyadh. Si Louis Javier, good health para sa pamilya. Si Winnie Tiangco, nais niyang ipanalangin po natin ang complete healing ng kanya pong kaibigan na si Dr. Anthony Tokilar ng Santiago Isabela. Okay? At si Iki, recovery from knee surgery. Si Marisa Ozeri,
nais naman niyang ipanalangin po natin ang kaluluwa ng kanyang tatay na si Agripino Bondog at ang kanyang kapatid na si Mercedes Basubas. Si Rolando Villanueva, nais naman niyang ipanalangin natin ang good health ng kanya pong nanay Avelina Villanueva at ang paggabay sa kanyang trabaho sa Riyadh at gayon din po ang eternal rest ng kanyang kapatid na si Ronald Ranas Villanueva at si Lola Inyang Ranas. Si Infinity Love, yan, healing and good health for Edward Ngo and Anna Yuin. Si Sam Borja, special intentions and thanksgiving. Si Cristeta Obedosa, eternal repose ng kaluluwa ni Ernesto Obedosa. Si Belen Bruso Regalado, prayers naman po para sa kanyang daughter na si Bianca na mayroon pong hydrocephalus. Si Helen Di Matatak, healing for Kevin Arabe. Si Roman Tenorio Uniforme, ganda naman ng kanya apelyido, no? Palaging naka-uniforme. Mas intentions para sa lahat na may karamdaman at may mga suliranin at pasanin po sa buhay. Si Michelle Domingo, gayon din po eternal repose para kay Efren at Marisa at Thanksgiving naman for June. Si Pilar's Chocolato, sabi niya eternal repose for Hector, Florentino, Mirna, Raul, Pilar, Salvacion, Father Nene Sinoy, Pasyensyo at lahat po ng mga souls in purgatory. At ito naman po si Ahento Luz, nais niyang i-lift up natin ang kanyang buong pamilya. Binabati rin po natin ang ating kaibigan dyan sa mga sa Gerocci Dental and Implant Center dyan po sa may Montivar Building ng Jupiter Makati, si Dr. Rico Martin at Doktora Axel Gerocci at gayon din po ang kanilang kasamahan sa kanilang dental clinic, si Doktora Hazel Jade Tan. No? Maraming salamat sa inyong mga assistants. You can always go to them for all your dental needs. No? Kompleto po ang kanilang dental at implant office dyan po sa Jupiter Makati, ang Gerocci Dental and Implant Office. Oh, ngayon po ay 26 ng atin pong Sunday of Ordinary Time. At kung titignan po natin ang mga pagbasa na atin pong dadaanan mamaya sa ating banal na misa, itong mga pagbasa natin sa linggong ito ay nagtatalakay sa atin o tumatalakay sa atin sa tinatawag po natin na social teachings ng pagiging Kristiyano, na religion is not only personal. Kasi palagi natin naririnig yan eh. Ang religion, personal, between me and God, eh kung minsan nasosobrahan po yung personal eh. No? Balansin yan, dapat ang tunay na pagsasabuhay ng Ebanghelyo ay meron din pong social implication. Kaya ang simbahan mula po nung panahon ni Leo XIII ay may tinatawag na tradition ng social teachings of the church. Yan. Yan po yung laman ng isang napakaganda libro na ipinalabas ni Pope Francis, yung pong librong Ducat. Yan. Ducat. Oh, Ducat. Doing Catechism. Doing Catholicism, na ang pagiging mananampalataya dapat meron pong bunga sa ating buhay sa lipunan. And sa first reading po natin sa araw na ito, maririnig po natin ang propetang Amos sa Lumang Tipan, ang prophet ng social justice, na kanya pong pinupuna yung mga Hudyo at mga Israelita ng kanyang panahon na
party ng party. At para bang hindi alintana na nandyan na yung threat ng invaders, marami na naghihirap, ano? Pero yung pa rin ang kanilang palaging ginagawa araw-araw, humihilata sa pagkain, sa pag-inom, at sa pag-i-enjoy ng musika. Naka, mukhang sounds familiar ito. No? Ito pong si Propeta Amos ay Old Testament, pero mukhang sa ating sariling panahon, marami din po ang ganyan. Walang pakialam, basta sila enjoy lang, chillax lang sila. No? And then, do sa second reading po natin, first letter of Paul to Timothy, chapter 6, verse 11 to 16, ay dito dinedefine naman ng Apostol San Pablo, ano bang ibig sabihin ng pagiging man of God? Pagiging makadiyos? Ayan, palagi nating naririnig dyan, no? Ako'y makadiyos. So, righteous, dapat may devotion, pero higit sa lahat, sabi po ni Pablo kay Timoteo, dapat din meron siyang patience at gentleness. At yan po ay social relationship ang kailangan. Of course, ang pinakatampok po natin sa Liturgy of the Word natin ngayon ay yung pong gospel, parable of the rich man and Lazarus. No? Yung pong pangalang Dives, yan po sa wikang Latin ay rich. Ayan. So, hindi po yan yung pangalan ng tao, kung hindi yan yung Latin word for rich. Yan. Diba? Dives, no? And Lazarus. The rich man and Lazarus. Ah, anong naging problema dito? Yung rich man, araw-araw, nagdadamit. Ayan. Yung pang signature pa siguro, mga damit niya. At araw-araw, siya ay palaging fine dining. Yan. Samantalang si Lazarus, doon na sa pintuan niya, ay punong-puno na sugat, ang kasalo ay mga aso, na sa Israel po nung araw, they are considered to be unclean animals, itong mga asong ito. At ang kinakain ni Lazarus ay yung mga tinapay na pinagpahiran ng kamay at labi. Ang tawag po dyan is scraps, no? Yung imbis na napkin, yung tinapay ang pinampapahid do sa mga taba-taba, yung mga iba't ibang mga nahahawakan mo kapag kumakain ka. Yan, no? So, yan po yung scrap. So, suma total, indeed, we are being told that Christianity, by its very nature, is a social religion. Okay? Hindi lang po personal religion. Social religion, because man is also a social creature. Hindi po pwedeng mabuhay ang tao sa mundong ito at kahit na sa langit nang walang community. No? Palagi pong kasapi ang tao ng isang community, whether here on earth or whether in heaven. Kaya po, kailangan ng atin pong pagsasabuhay ng mga social teachings ng Ebanghelyo. Narito na po ang ating banal na misa mula po sa oratorio ni Maria, Reina ng mga Apostol. Dito po sa aming kumbento, 7708 San Antonio Village, Makati. Ay simula ng karunungan.
kailanman. We remember on this Mass all those who are sick, yung mga nasa hospital, yung sa kanilang mga tahanan, lalong-lalo na ang may mga karamdaman na kanser, yung mga may malugbang karamdaman, atin po silang pinagdarasal, at ang mga taong nasa bingit ng kamatayan. And we start in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Blessed be the Lord who hears the cry of the poor. May His grace and peace be with you always. And with your spirit. The gap between Lazarus and the rich man highlights God's special attentions for the needy and the suffering. The poor man is rewarded for his fidelity and trust in the Lord. Today, the Church in the Philippines turns her attentions to a category of a persons oftentimes forgotten and left behind, women of the seafarers. It is the first time ever that exclusive attention is given to women seafarers. Like a mother, the Church accompanies her seafaring daughters, leaving their families and nation in order to provide for those left behind. Today, we also include in our prayers the women seafarers, the seafarers, and the respective families. And so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Let us call to mind our sins and pray for God's mercy and compassion. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May the Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Mga kapangyarihan sa lahat.
us pray. O God, who manifests your almighty power above all, by pardoning and showing mercy, bestow, we pray, your grace abundantly upon us, and make those hastening to attain your promises heirs to treasures of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Amos. Thus says the Lord, the God of hosts, woe to the complacent in Zion, lying upon beds of ivory, stretched comfortably on their couches. They eat lambs taken from the flock and calves from the stall, improvising to the music of the harp. Like David, they devise their own accompaniment. They drink wine from bowls and anoint themselves with the best oils. Yet they are not made ill by the collapse of Joseph. Therefore, now they shall be the first to go into exile, and their wanton revelry shall be done away with. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Blessed he who keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The Lord sets captives free. Praise the Lord, my soul. The Lord gives sight to the blind. The Lord raises up those who were bowed down. The Lord loves the just. The Lord protects strangers. Praise the Lord, my soul. The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, through all generations. Praise the Lord, my soul. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. But you, man of God, pursue righteousness, devotion, faith, love, patience, and gentleness. Compete well for the faith. Lay hold of eternal life, to which you were called when you made the noble confession in the presence of many witnesses. I charge you before God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who gave testimony under Pontius Pilate for the noble confession, to keep the commandment without stain or reproach until the appearance of our Lord Jesus Christ, that the blessed and only ruler will make manifest at the proper time, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, and whom no human being has seen or can see. To him be honor and eternal power. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, there was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. And lying at his door
was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill of scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the man died, he was carried away by angels in the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried. And from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, "Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames." Abraham replied, "My child, remember that you received what good things during your lifetime, while Lazarus likewise received what was bad, but now he was comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you, a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours, or from your to our side." He said, "Then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have five brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment." But Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." He said, "Oh no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent." Then Abraham said, "If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang mapagpalang araw sa ating pong tagapagsubaybay, sa lahat po ng ating mga kasambuhay, sa lahat po ng mga nanonood ng misang ito. Unang-una po, sa pangalan po ng kasamahan ng mga par ng Society of St. Paul, kami po ay nakikiisa sa lahat po ng mga may sakit sa kanilang tahanan at sa mga hospital. Sa lahat po na may mga karamdaman na cancer po, kami po ay nakikisama sa inyo. At sa lahat din po ng mga taong pamilya na nangungulila dahil sa paglisa ng kanilang mga mahal sa buhay. Kami po ay kasama po ninyo sa lahat po ng yugto ng inyong buhay. Alam niyo po, nung bago ako maging pari, madalas po ako ay inimbitahan para magbigay ng recollections at retreat sa mga bata. At kadalasan, ito po ang aking tinatanong. Sa palagay ninyo, ano kaya ang pangunahing layunin ng bawat isa sa kanilang buhay? What is the ultimate purpose of every individual? Ano ang inyong layunin sa inyong buhay? Bakit kayo nabubuhay? Kadalasan or karamihan ang isasagot nila ay ang kanilang pinakalayunin sa buhay ay makapagtapos ng pag-aaral. Nakapagtapos ng pag-aaral, gusto nila ang kanilang layunin ay makapagtrabaho. Dahil gusto nilang magkaroon ng kita, magkaroon ng salapi. Ang iba ay gusto nilang makatulong sa kanilang mamagulang, gusto nilang makatulong sa kanilang kapatid. Ang iba, ang kanilang pangunahing layunin ay magiging isang sikat na aktor, magiging isang congressman, magiging isang mayor. Ang iba ay gustong magiging isang mayamang negosyante. Ang iba naman ay nagsasabing gusto nilang pumunta sa iba't ibang lugar. At ang iba naman ay nagsasabi na gusto nilang magkaroon ng isang pamilya. Ang kasunod kong itatanong sa kanila ay, bakit gusto nyong marating at magawa ang mga bagay na ito? Alam nyo, siguro sa kakulitan ng mga bata, ang sabi sa akin, ito naman si brother, ang daming alam, walang katapusang tanong. Pero sabi ko, seryoso ako, bakit gusto mong magtapos ng pag-aral? Bakit gusto mong magkatrabaho? Bakit gusto mong magiging mayaman? Ano ang dahilan? Alam mo, ang lahat umiikot lang sa gustong matulungan ang pamilya, gustong matulungan ang kanilang mga kapatid, gustong makabili ng bagay-bagay, at gustong magiging masaya. Yun lang. Mga kasambuhay, brothers and sisters, paano nga ba magiging masaya? Alam niyo po, sa panahon ngayon, ang pagiging masaya ay depende na sa tao, no?
ang iba ang kanilang kasiyahan ay sa paglalakbay, no? Pilgrimages, no? Papunta sa isang lugar at sa isang lugar. Ang iba ang kanilang kaligayahan ay sa sabi nga nila na eat, drink and merry. No? Pagiging masaya na parabang wala ng bukas, no? Ang iba ang kanilang kaligayahan ay sa pagpapayaman. Trabaho doon, trabaho sa umaga, trabaho sa gabi, parang sabi nga nila, parang kayod kalabaw na lang para magiging mayaman. Ang iba naman ay nagiging masaya sa pamamagitan ng walang katapusang pag-aaral. Nagtapos na ng isang doctorate, magdoctorate pa ng isa, parang lahat ng mga doctorate ay nakakabit sa kanyang pangalan. Ang iba ang kanilang kaligayahan ay nababatay sa kaibigan, nababatay sa kanilang affiliations, kaya palaging binabanggit nila, kaibigan ko si ganito. Lahat ay may kani-kanilang paraan upang mahanap ang nasabing kaligayahan. Pero alam natin, mga kasambuhay, mga kapatid, na ang kaligayahan ito ay hindi genuine. Ito ay hindi panghabang buhay. Ito ay isang kaligayahan na nagtatapos. Dahil ang binibigay sa atin na kaligayahan ng ating simbahan, ang ino-offer sa atin ay ang kaligayahang kasama ang Diyos. To be with Jesus. Pero ang tanong ulit ay, paano natin marating ang kaligayahang kasama si Jesus? Dahil hindi lang natin sinasabi na, ay kasama ko si Jesus, ay nananampalataya ko kay Jesus, doon na magtatapos ang lahat. Hindi. Kailangan gagawa at gagawa tayo ng paraan. At anong paraan? Simple lang, ang magiging isang banal. To be with Jesus is to be holy. At ang isa pang tanong ay, paano naman magiging isang banal? My dear brothers and sisters, today our reading speaks about the means of holiness, the way of holiness. At kung matatandaan natin ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating mga, sa unang pagbasa, sinasabi dito na, kahihiya kayo ang mga taong nagpaayahay sa buhay. Yung mga taong walang ginawa, kundi magpakuyakoy na lang, magpapakasaya, kumain, uminom, humiga, yun lang ang umiikot sa inyong buhay. Dahil pagdating ng panahon, kayo ay huhusgahan, kayo ay paparusahan. Ito yung mga taong hindi makakarating sa tatawag nating kabanalan. Sila yung mga taong ang kabanalan ay malayo sa kanila, dahil sila lang yung mga taong walang ginagawa, kundi ang magpakasaya. At ngunit kung titingnan natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito, tayo ay tinatawag rin ng Diyos upang hindi gayahin itong mayamang tao dito. Hindi nalalayo ang kwento ng ating ebanghelyo sa ating unang pagbasa. Dahil narinig natin ang isang mayamang taong ito ay kumakain, umiinom, samantala itong si Lazaro sa kanyang paanan ay naghihintay lamang sa mga nahuhulog niyang kanin. At alam natin sa kwento na bandang huli, nung siya ay namatay, siya ay nilagay sa impyerno. Ang tanong ay ganito, bakit kaya pumunta sa impyerno itong mayamang taong ito? At samantala itong si Lazaro ay nasa langit. Ito ba'y nangangahulugan na dahil sa kanyang kayamanan, siya ay pinarusahan ng Diyos? O di kaya ay dahil ba sa paghihirap ni Lazaro, siya ay dinakila ng Diyos? Maaring sasabihin ng mayamang lalaking ito, hanggat wala akong ginawang masama, hanggat wala akong inaapak ang dignidad ng isang tao, hanggat wala akong nilabag na batas, wala akong kasalanan. Dahil wala tayong nabasa, wala tayong narinig sa Ebanghelyo na nasabi na itong taong ito ay masama, na itong taong ito ay nilabag niya ang batas, na itong taong ito ay inapakan niya ang dignidad ng kanyang kapwa, wala. Ang sinabi lang dito na siya ay isang mayaman. Ngunit dahil sa kanyang kayamanan, ito ang nagdadala sa kanya sa kamatayan na walang hanggan. Bakit? Ito lang ang dahilan. Dahil sa kanyang kayamanan, hiniwalay niya ang kanyang sarili sa isang mahihirap kagaya ni Lazaro. Ang kanyang kayamanan ang nagdadala sa kanya sa kanyang kasamaan. Ibig sabihin, nasabi ng ating ebanghelyo, ng isang kayamanan ng tao, ang kanyang narating sa buhay ay magiging walang silbi kung ito ay hindi makakatulong sa kapwa.
Tandaan po natin na lahat ng bagay ay hindi galing sa atin kundi galing sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginamit lang tayo ng instrumento ng Diyos upang gagamitin natin sa pagsisilbi sa ating kapwa. We are just only the instrument of God in order to serve others. Ito ngayon ang problema ng mayamang ito. Wala siyang nagawa na mabuti sa kanyang kapwa. Hindi nangangahulugan na wala kang ginawang masama sa iyong kapwa, wala kang nilabag na batas, okay ka na, masave ka na. Hindi. Dahil ang hinihingi sa atin ng Diyos ay ang gumawa ng tama, gumawa ng maganda sa ating kapwa. Tandaan po natin sa parabola ng the parable of the talents, na kung ano ang binigay sa iyo, yan din ang ibabalik mo sa Diyos. Kung maraming bagay ang binigay sa iyo, maraming ding bagay ang ibibigay mo sa Diyos. Paparusahan ng isang taong walang nagawa sa ibinigay ng Diyos. Alam niyo po kasi ang kabaliktaran ng pagmamahal ay hindi galit, kundi ang walang pakialam, and indifference, walang concern sa kanyang kapwa. Dahil kung ikaw ay isang taong nagmamahal, papansinin mo at tutugunan mo ang pangangailangan ng iyong kapwa. Dahil kung ikaw ay nagmamahal, kahit hindi man niya sasabihin ang pangangailangan mo, nararamdaman mo at nakikita mo. Ngunit ang isang taong walang pakialam, walang concern sa kanyang kapwa, kahit nakita niya ang pangangailangan ng kanyang kapwa, pikit mata niya itong tinitingnan. Kahit naririnig niya ang pangangailangan, ang paghihingi ng tulong ng kanyang kapwa, nananatili siyang bingi. Kabaliktaran ng pagmamahal ang walang pakialam. At minsan, akala natin tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Tayo ay nagbibigay sa ating kapwa. Tawag na natin dito ay isang act of love, act of charity. Pero sabi ng isang pari, sabi niya, alam mo, kung magbibigay ka ng 100 sa isang mahirap, tapos ang laman ng bulsa mo ay 5,000, yan ay hindi act of love, hindi yan act of charity, kundi act of justice. Bakit? Dahil ang pera mo ay sobra-sobra sa pangangailangan mo. Ang binigay mo lamang ay kung ano ang sobra sa'yo. That's only an act of justice, dahil dapat mong ibigay kung ano ang meron ka. Pero ang isang totoong nagbibigay, isang totoong nagmamahal, kung ano ang meron sa'yo, kahit mawalan ka, kahit na masasaktan ka, ibibigay mo sa iyong kapwa na nangangailangan ng tulong. Again, maaaring itanong natin sa sarili natin, tayo ba ay nagbibigay, tumutulong sa ating kapwa out of love or out of justice? At hindi lang dito pinag-uusapan ang material na bagay sa pagbibigay. Maaring sasabihin ngayon ng mga mahirap na, ay, naku, magandang buhay natin ngayon. Dahil ako ay walang pera, wala akong kayamanan, wala akong responsibilidad na ibigay sa aking kapwa. Hindi. Dahil ang pagbibigay ay hindi lang limitado sa pera, kundi sa ating talent at sa ating panahon. Kadalasan kasi paghingi ka ng panahon sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, sasabihin mo, pakinggan mo naman ako, may problema ako. Kadalasan ang sasabihin sa iyo, bukas na lang, pagod ako ngayon. No? Sasabihin sa iyo ng kasama mo na, please naman, tulungan mo ako sa paggawa ng project na ito. Anong sasabihin sa iyo? Saka na lang, busy pa ako. Saka na lang, may pupuntahan pa ako. Maari wala kang pera, ngunit meron kang talents. Maari kang walang talents, pero meron kang panahon para sa iyong kapwa. Remember that we should give our time, talent, and treasures. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay pinapaalala ng Diyos upang tayo ay magiging bukas sa ating puso, magiging bukas sa ating isipan para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Dahil ito ang paraan upang tayo'y magiging isang banal. Hindi nangangahulugan na wala tayong ginawang masama sa ating kapwa. Malinis ang ating kamay sa harapan ng Diyos dahil wala tayong nilabag na batas, wala tayong ginawang masama sa ating kapwa. Ngunit tayo'y nagiging masama dahil malinis ang ating kamay dahil wala tayong ginawang mabuti sa ating kapwa. Walang pagkakaiba ang walang nagawang masama sa ating kapwa at sa walang nagawang mabuti sa ating kapwa. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos sa kanyang kabanalan dahil tayo ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis at siya isang banal
kaya tayo ay natawag na magiging isang banal sa kanyang kaharian. Amen. Please all stand to profess our faith. Bring before the Lord our personal and communal intentions as we pray the prayers of the faithful. Despite the notable progress in the world, especially in the field of technology, there are still countless Lazaruses in our midst because of our selfishness and unconcern. We raise our petitions for the needy and those who suffer. We also pray for the Filipino seafarers and their families. And let our response be, Lord, help us to share. Lord, help us to share. May the Church continue to preach the good news of Christ and proclaim with all courage the beatitude of the poor and the woes of the rich and the satisfied. We pray, Lord, help us to share. May the Lazaruses among us, the needy, the downtrodden, the sick, the lonely, the jobless, find comfort in the Lord and open the hearts and hands of generous persons. We pray, Lord, help us to share. May the divisive among us, the rich, realize that there is more to life than the accumulation and enjoyment of riches, and that is by giving and sharing that they store inexhaustible treasures in heaven. We pray, Lord, help us to share. For seafarers' families, especially their children, may they be protected and guided by the Lord, and may they in turn support the seafarers while they are on board. We pray, Lord, help us to share. May the Lord bless and prosper the ministry of priests, religious, and lay people of the Apostleship of the Sea who dedicate their services to seafarers in ports throughout the world. We pray, Lord, help us to share. May our departed ones, especially seafarers who lost their lives through accidents and sickness, receive the prize of good life in the company of Abraham, the angels, and the saints in heaven. We pray, Lord, help us to share. In silence of our hearts, let us pray for our personal intentions. We pray. Lord, help us to share. Father, hear our humble petitions. Open our hearts to the knocking of our needy brothers and sisters, and to serve you through them.
Receive also the prayers we offer to you on this day of celebration and concern for Filipino seafarers. We ask this through Christ our Lord. Amen. Brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of His holy soul, Church. Grant us, O merciful God, that this, our offering, may find acceptance with you, and that through it, the wellspring of all blessing may be laid open before us through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in you we live and move and have our being, and while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, this gift, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread,
giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. Si Cristo ay kunitain, sarili ay inihain, nilapakahit inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Savior's command and form a divine teaching, we dare to say. Thank you.
Deliver us, O Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of peace. Peace be with you. Brothers and sisters, this is Jesus, the Lamb of God, our loving and compassionate God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May this body of Christ bring us healing, both body and spirit. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart. Detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a
part of my mission here on earth. I have to live for the good of my family and loved ones. I have to live to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and Mary be our mother too. Amen. Let us pray. May this heavenly mystery, O Lord, restore in us mind and body, that we may be co-heirs in glory with Christ, to whose suffering we are united whenever we proclaim in his death, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. The Mass is ended. Go and be holy as your Father is holy. Thanks be to God. God bless you all. Tayo po ngayon ay dadako sa atin pong pabaong katekismo mula po sa Laudato Si, ang encyclical po ni Pope Francis tungkol sa caring of the earth as our common home. Isa nga po pala ito sa mga dokumento ng social teaching ng simbahan sa ating kapanahunan. Nandito na po tayo sa chapter 2 na kung saan matapos po ang kanyang diskurso tungkol sa iba't ibang mga nagaganap sa atin pong mundo, sa ating kalikasan, sa karagatan, sa hangin, sa kagubatan. Si Pope Francis ngayon sa chapter 2, tinatalakay niya ano naman yung ebanghelyo ng kalikasan, the gospel of creation. At ang hinihiling po ni Pope Francis mula po dito sa chapter 2 na ito ng Laudato Si. Kanya, balikan natin yung mga kwento ng Biblia
lalo-lalo na kanya yung kwento ng creation, yung paglikha ng tao, paglikha ng Diyos sa tao. And last time, nakita po natin na ang tao nilikha ng Diyos upang mangalaga sa mundo, not only to use the earth, but to till the earth, but to also protect it. Di ba? Okay? To take care, to protect, hindi lang to dominate the earth. Ngayon, sa paragraph 68 ng Laudato Si, ano ba ang responsibilidad ng tao according to the will of God sa mundo? Ang sabi po ni Pope Francis, unang-una, dapat nandun yung paggamit ng tao ng kanya pong intelligence. Kaya nga binigyan ng tao ng reason, ng logic, ng pag-iisip. Para lahat ng gagawin niya, iisipin niya. Anong gagawin niya sa mundo, sa lupa, sa karagatan, sa yamang dagat, sa yaman ng kabukiran, sa yaman ng kagubatan, use your intelligence, sabi niya. But also, number two, responsibility, respect the law of nature. So, ang kalikasan po ay may batas, no? Na kung ito po ay tinamper natin, okay? Tinamper natin, ito'y malaki ang epekto. Hindi lang po doon sa kalikasan, kung hindi kahit sa buhay ng tao, no? Pag pinakialaman natin ng husto, halimbawa, inabuso natin yung batas ng kagubatan, inalis natin lahat ng troso, yan. O siyempre, meron po yung repercussion. But number three, sabi po ni Pope Francis, dapat panatilihin ng tao yung delicate equilibrium, yung balanse, no? Yung balanse ng lahat ng nilikha ng Diyos. Okay? At dito, maganda po yung kanya sinabi, kung magbabasa daw tayo ng Bible, kahit nasa Old Testament, nakalagay po doon na ang nais ng Diyos ay respeto hindi lang sa kapwa-tao, kung hindi sa lahat ng nilikha. Halimbawa, sabi po ni Pope Francis sa Deuteronomy chapter 22, verse 4 to 6, ito nakalagay, "You shall not see your brother's donkey or his ox fallen down by the road and withhold help." So, kung nakita mong naaksidente kanya yung asno, naaksidente yung ox, abay, tulungan mo. "If you chance to come upon a bird's nest in any tree with young ones or eggs, and the mother sitting upon the young or upon the eggs, you shall not take the mother with the young." O, biro mo yan. Makikita pala yan sa Deuteronomy 22, 4 to 6. So, yung pong batas ng pagrespeto sa kalikasan ay bahagi po ng tradisyon ng Biblia. In fact, sabi po ni Pope Francis, wala pong pwesto sa katuruan ng Biblia yung tinatawag natin na tyrannical anthropocentrism. Ayan. Ano ba ibig sabihin yan? Tyrannical, ibig sabihin malupit, no? Malupit. Anthropo, tao, no? Centrism, yung pagmamalupit ng tao, na ang tao, ang tingin niya, siya ang sentro ng lahat. Yan po yung tyrannical anthropocentrism. Sabi po ni Pope Francis, yan po ay anti-Bible. Okay? Kung ikaw ay malupit sa kalikasan, malupit sa kahayupan, no? Lahat ng hayop ang ibig ko sabihin, no? At ikaw ay, ang tingin mo, lahat ay dapat magsilbi sa iyo, ikaw ang sentro, yan daw po ay maling interpretasyon ng pagbabasa ng Biblia. Kasi, paragraph 69 naman, sabi po ni Pope Francis, lahat ng bagay, there is a value in the eyes of God. Oh, lahat ng bagay ginawa ng Diyos sa kanyang sariling karunungan, God's wisdom. So, lahat ng bagay mayroon pong dahilan. Ito yung tinatawag po natin na ontological being. Yan, no? Lahat ng bagay ay mayroong kabutihan, may kahulugan sa ganang sarili nila.
ontological being and goodness. No? So, yan po, we have to respect each creature possessing particular goodness, particular perfection. Yan. Hindi man natin maintindihan, dapat po yan ang pananaw natin lagi. Walang ginawa ang Diyos na hindi po may silbi. Maari siguro hindi natin maintindihan ang silbi ng halaman na yan, ang silbi ng hayop na yan sa buhay natin ngayon, pero lahat yan may silbi, lalo-lalo na sa balanse po ng buhay sa mundong ito. Kaya nga, considering that, sa paragraph 70, sabi po ni Pope Francis, sa storya po ni Cain at ni Abel, ang nais po ng Diyos ay makita natin bilang mga tao, bilang mga Cain, na bawat isa po sa atin, we must not only take care of our brothers, we are not only brothers keepers, but we are also keepers of all that the Lord has done. Okay? Ang ganda po, no? Tutuloy po natin itong katuruan ito ng Laudato Si sa susunod pong linggo. In the meantime, kayo po'y aming inaanyayahan na maging kasambuhay Pauline Cooperator. Paano? Unang-una sa pamagitan po ng inyong mga love offerings na ina-appreciate po natin. Maraming salamat doon sa mga regular na nagbibigay. At alam nyo po, kailangan natin ang love offerings ngayon kasi alam nyo po, meron tayong balak na magtayo ng Sambuhay Media Center doon po sa parokya ng Our Lady of Sorrow sa Pasay, kung saan po kami lilipat ni Father Resty de la Peña at ang inyong abang lingkod, doon na rin po ang station natin. Yun ang bagong assignment na binigay sa atin ng ating provincial superior. So, thank you doon sa mga sumusuporta po sa apostolado. So, by next year, we will be beaming, live streaming from Pasay. Kaya po, tulungan nyo naman kaming amin pong maitayo yung audiovisual center ng Sambuhay sa Pasay. Nasa screen po natin ang ating mga accounts. Gayun din po, you can be a mission partner and Pauline Cooperator sa pagpo-promote po natin. Neto pong ating apostolado, kaya po nasa screen naman natin ang iba't ibang mga digital accounts, platforms, no? Sa YouTube, sa Facebook, etc. na gamit po ng Sambuhay. At gayon din po ang cable channels na gamit naman ng TV Maria. And of course, we welcome all your mass intentions. Pakitext lang po yung inyong mga messages sa ating pong dedicated text number na nasa screen po natin. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng St. Paul Audiovisuals, Sambuhay TV, si Father Resty de la Peña, si Cleric Kiv, Di Matatak, at lahat po ng ating pong mga kasamahan sa opisina po ng Sambuhay TV, doing all for the gospel. Siyempre, iniiwan po natin sa inyo ang panalangin ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you. And Jesus, my God, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen. Alleluia.